Guys, hello, good morning, good afternoon, good evening sa mga manonood sa video na to, kung meron man. Meron lang tayong pag-uusapan guys na isang issue ngayon na medyo bago pa nangyari regarding sa security guard. Bawal pikon sa trabaho natin bilang security guard. Yan yung ating kwan ngayon guys, tema ngayon. So, bawal tayo mapikon guys. Pag nagjo-duty tayo, hangga't maaari, habaan natin yung ating tinatawag na maximum tolerance. Okay, pag-usapan natin guys. Sige tara. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, ang pag-uusapan natin guys ay regarding sa ating duty during our tour of duty, which is lahat yan ay na kuan yan, kumbaga nadidiscuss natin yan sa lahat ng ating mga video regarding sa self-defense at how to handle situation at tinatawag na maximum tolerance. Marami yung video natin dyan, ginawa natin. Kung nadadalaw yung channel natin guys, dalawa yung channel natin guys, Riddles TV yan. Pagkatapos sa Riddles TV guys, pag dumating kayo dyan, punta kayo sa playlist. Pag nasa playlist na kayo guys, pumunta kayo dyan sa Security Guard Matters. Marami kayo makukuhang video guys, maraming video tayo dyan guys regarding sa pag-apply ng gwardiya, regarding sa pag-duty ng gwardiya na kayo ay ma-guide. Ito ay base sa aking karanasan bilang security officer, security guard. Ngayon, kung nagtatanong kayo guys kung sino ba tong taong nagsasalita sa inyong harapan na hindi naman mukhang security guard, yung mga bago pang dalaw sa channel natin, ay ako po ay isang retired na po. Retired na po ako na bilang security guard, security officer. Yan sana po ang aking pakay na ma-share sa inyo kung mano maging maamaga makapag-retire sa pangangamuhan. But sa ngayon guys, pag-uusapan muna natin ay yung bawal mapikon sa trabaho natin during our tour of duty. So ito yung magre-reaction video tayo guys, tara. Okay guys, panoorin muna natin itong video na ito na nangyari sa BGC. Tignan natin. Panoorin niyo yung video. Nakikita niyo yung security guard na nag-uubad ng kanyang uniform. At may kausap o may kasagutan na isang lalaki. Yan, siya sabi pa niya, dadala daw niya yung bayag niya, ibig sabihin, kahit saan, pwede siyang patol o lumaban. Yan, panoorin natin ang video. Grabe. Grabe. Mali talaga ang video na to. Kahit saan mo tingnan. Para sa akin, talo dito yung security guard. Grabe. Kawawa yung security guard. Kawawa lang to. Kasi mapapagalitan to ng boss niya. Grabe yun. Kawawa yung security guard. Kawawa lang to. Kasi mapapagalitan to ng boss niya. So nakita natin yung guys. Bali yung gwardiya, siguro inasar-asar ng mga skateboarder yun eh. Marami yun sa kwan eh. Kasi matagal din akong naka-duty dyan sa Makati. Maraming kabataan dyan ng skateboarder na naghahanap ng mga lugar na. So sinita siguro nila yun, pakasita, inasar-asar ng mga kabataan at kumagat naman to isang gwardiya na gusto niyang magpatunay na kwan. Eh nangyari guys, doon sa nakita niyo yung laban nila, marunong bumato yung bata, ay yung medyo bata yun. At halata mong payat, maliit, kasi batak yun sa skateboarding. Yeah, skateboard. So, lumilipad-lipad yung mga yun, sumagaan ang katawan yan.
at marunong sumuntok, nag-overhand, right hand, siyang gano'n, no? Pasok. Kasi bakit? Nakababa yung kamay ng tao, yung gwardiya, dahil ang gusto niya mangyari, hawakan niya yun siguro, i-grappling niya yung kuwan, hindi nagpahawak eh, bumato ng suntok, talagang knockdown siya, tapos inupuan ba siya. Anyway, yung gwardiya malaki, alam ko nagbubuhat yung gwardiya na yun eh, na, kaya nga malakas din ang loob niya na makipaglaban, kasi mayroon siyang kakayahan din. Kaso lang, ang style ng laban niya ay grappling siguro, yung hawak ba, wrestlingan ba. Kaso lang yung bata, medyo marunong mag bato ng over right hand. So, bumaba yung kamay niya, pasok dito, saratumba siya. Anyway guys, kaya nga marami akong video ayang ginagawa ko para sa mga tinatawag na basic self-defense ng mga gwardiya, ganun. So, yung laban na yun guys, kung tumagal yun, malamang lalamang yung gwardiya doon kasi bakit igagrappling niya na yung kuha na yun. Kaso lang, inawat eh. Nagpabaya na rin sila sa kanilang binayaan na rin nila Manila. Di sana, pinabayaan na nila hanggang sa mapagod sana yung mga ni. Nakialam yung ibang mga kasama ng gwardiya eh. Inawat nila eh. Siguro nakita nila na talo na yung kasama nila. Kaya inawat nila. Kung ako yun, malabo kong awatin yung kung ako yun. Nandun na. Anyway, bakit tayo napunta sa ganong usapan? Sa gwardiya guys, kung magjujuti tayo, bawal tayong mapikon. Ako napipikon din ako minsan sa mga tauhan ko kasi kung mag-officer kayo, ang daming challenge sa'yo. Susubukan ka ng mga tauhan mo. Kung hanggang saan, kakatibay. Kala siguro ni iba, pag nag-officer ka, ay ganun-ganun lang. Hindi. Maraming susubok sa kakayahan mo. Kaya, unang-una, huwag na huwag ka mag-inusate. Nag-inusate yung gwardiya guys. Naghubad ng uniforme. Siguro gusto niya siguro magpatunay na magaling siya sa labanan ba? Anong nangyari, nanggigil siguro siya, may kakayahan yun, nanggigil lang. Marunong din talaga yung kalaban niyang bata eh. Marunong sumuntok, ang bilis eh. Kasi, bakit? Skateboarder yun eh. Ibig sabihin, batak ang katawan, kaya lumiit, maliit lang eh. Maliit lang sa kanya, ang laki nung kwan, matangkad. Pero pinatumba niya. Kasi bakit? Batak yun. Batak yun, lumilipad yun eh. Kaya batak talaga yun eh. Marunong pang bumato ng suntok. So, nalamangan. Pero alam, ko yung gwardiya na yun, nagbubuhat sa lata mo sa katawan, medyo may kwan. So, unang-una guys, bawal tayong mapikon nga. Pag nag-duty tayo, doon tayo sa duty natin. Huwag tayong umengage. What do you mean may umengage? Huwag na huwag kang, kumbaga, itry mong umiwas, pero handa kang makipag tinatawag na banatan pag kailangan na. Di ba? Kailangan na. Eh, nangyari doon sa gwardiya, hinubad niya yung uniforme niya kasi gusto niya magpatunay na kaya kita. Eh, nating tulus yung mga kabataan na yun eh. Ikaw nagtatrabaho ka. Di ba? Sila walang mawawala sa kanila. Naglilibang lang sila sa buhay nila. Nating tulus sila kasi pag uwi sa bahay nila, may magulang silang makakainan at matutulugan. At pag nagkakaso pa, may magulang silang sasandalan. Tulad ako, kung i-engage ako, ang anak ko apat, nung nag-duty ako guys ha, ako lang nagtatrabaho at taga-probinsya kami, taga-Buhol kami. Kung basta-basta ako mag-i-engage at hindi na ako kikita, walang maganon guys. Okay? Oh, ganun yan. Walang maganon. So baka naman yung iba dyan magre-react. Eh, anong gusto mo mangyari? Magpakakuan lang. Oh, ganito lang guys ha, hintay lang tayo. Ganun ang isipin natin. Tayo nagtatrabaho tayo dahil nga sa pamilya natin. So, hindi tayo basta-basta mapikon. Okay, di ba? Pero, ako, tinuturo ko dito sa aking channel na marunong ka ng dapat ng basic self-defense. Okay. Hindi ako magaling, guys. Hindi ako anumang kuan. Pero, sinusure ko sa inyo na sumasabay ako. Ngayon, anyway, wag na tayo dun sa yabangan na yun. Kunwari, ang ginagawa ko kasi, sa akin naman, hinihintay kong bumanat muna. Kasi bakit? May katwiran na ako, nag-assault na siya sa akin. Okay, di ba? Pag once na binanatan mo na ako, doon na ako susukli, guys. Kasi binanatan mo na ako eh.
So doon, nangyari sa akin yan guys ha, pikon talaga ako. Nandun, na-assign ako sa parking guard. Nag-parking ako kasi parang naparusahan ako ng panahon na yun. So nilagay ko sa parkingan. Ngayon, yung parkingan, yung bus namin, nakaharang na dun yung parking. Kasi nandun yung bus namin eh. Parkingan ng bus namin. Kaso lang, may isang makapal na mukha na nakamotor, nilagay sa gitna. Hindi ko alam kung nangaasar o nananadya. So putak, nakataya yung aking trabaho at yung aking pangchicha. Mawawalan ako ng trabaho. So inabangan ko yung may-ari ng motor. Inabangan ko. Eh, mabuti na lang nauna siyang dumating kaysa sa bus ko. Kasi kung tumating na yung bus ko, tapos ang lahi, tapos na ang kaldero ko, taob na, tatanggalin, matatanggal ko sa trabaho. Mabuti nauna. So, inis na inis ako. Pagdating nung tao na may-ari ng motor, sabi ko, sir, nakaharang na nga sir, yo. Reserve na nga po, eh. Sabi naman niya, government to, ah. Sabi niya ganun, malakas pa ang loob niya. Government to, ah. Gamit ng ibang tao, ganun pa ang kanya. Sabi ko, oo nga, sir, government nga to, pero... May mga designated po na area para sa parkingan po ng motor. Hindi yung bata tira ka ng tira ng parking dyan. Eh, binalikan niya ako, sabi niya, eh, dapat sinita mo ako, ganun siya. Di, siyempre ako tinamaan ako dahil kaya nga may guardia. Kasi kaya lang, guard, kaya lang guys, sa parkingan kasi guys, eh, pag ganun-ganun ka, pa ganun-ganun ka sa parkingan eh. Di ba? Pag ganun-ganun, kasi siyempre, magro-rubing ganun sa parkingan eh. Kasi nga, marami kang ina-assist. Eh kung ikaw naman may utak kasi nakalagay na yung harang doon, dapat, kumbaga, ikaw na lang na ikaw may sarili kang pag-iisip o kaya delikadisa man lang. Inintindi mo na nakaharang ngayon, ibig sabihin, bawal parkingan. Sinadya na talagang parkingan. So, sabi ko, sir, may harang na po, may nakalagay na pong reserve na parking. Ba't kailangan niya pong parkingan? Sabi ko, ang ginawa niya sa akin, guys, bakit? Anong ginawa niya? Anong gusto mo? Suntukan na lang tayo, gumanon siya. Eh, siyempre ako, naka-uniforme ako, naka-duty. Ang sinagot ko sa kanya, para pagdating sa, kuan, ay sir, hindi pa ako nakikipagsuntukan sir. Nagtatrabaho po ako, sabi ko. Pero nilapit ko na sarili ko sa kanya. Nilapit ko na. Pero paglapit ko, tiningnan ko na yung kamay niya, na at least, pag sinuntok niya ako, hindi, kuan, hindi ma-sintro ba, hindi ako matamaan ng sintro, magpapasuntok talaga ako una, pero makaka-block na ako, ganun. Magba-block na ako sa kanya. Pero nilapit ko, sir, hindi ako nakikipagsuntok kasi nagtatrabaho lang po ako para sa pamilya ko. Pero siningitan ko lang ng ganun para in case, kahit pa paano, victim ka. Kumbaga, victim ka. Siya na nga abusado. Siya pang unang sumuntok. Eh, natural, wala ka nang gagawin doon. Kung magkapik mo nang talaga, eh, talagang pausukin mo na yung ulo yun. Pero hindi ko tinuro sa inyo yan, guys. Bawal na mapikon eh. So, ganun nangyari. So, sinabi ko sa kanya na, eh sir, hindi po ako nakikipagsuntukan sir. Nag-duty po ako, nagtatrabaho po ako dito para sa pamilya ko. Pero ang ginawa ko, nilapit ko sarili ko sa kanya. Na tamang-tama na kung bumato man siya ng suntok sa akin, ay nakahanda akong i-block para ika-counter ko na siya. Siyempre, tinignan ko rin kung may baril o may kutsilyo. Pero ang iniisip ko nung panahon na yun, eh talagang nagpauna na ako sa kanya. Dahil para na ako si San Goku eh. Ganun-ganun na yung gano'n, sanggo ko na ako eh. Pero sinisituate ko guys, na hindi talaga dapat ikaw umuna. At kailangan ilagay mo yung sitwasyon na na-trigger ka lang, na-provoke ka lang, ganun. Maraming basis yan sa mga kasamahan ko ng mga officer din. Kasi pagdating sa trabaho, ganunan yan, konkuhan yan eh. So sa trabaho guys, yung magkakasama kayo, nagkakakuan din, lalo kung officer ka. Kaya minsan, pag napipikon na rin ako, sinasabi ko, kung may galit lang sa akin, kausapin nyo ako, huwag dito sa ating duty, pwede sa labas tayo. Ginaganon ko na lang. Para, kasi, kumbaga, napipikon na rin ako eh. At maraming, ganun na mga issue ba, diba, sa likod, kung ikaw mag-officer, ganun na masasalubong mo. Itatry ka nga nila, kung, saan ka, hanggang saan ka tatayo sa position mo bilang officer. Kasi may mga decision ka na, hindi ikakasaya ng mga katauhan mo. Di ba? So ang gagawin nila, i-challenge ka nila ngayon. Tulad ng nangyari sa kasama ko na pumasok nga yung isa naming tauhan na amoy chikos. Kasi nga, amoy alak pa.
So bawal yun eh, 'di ba? Nasa kuha natin yun eh, nasa code of conduct natin na bawal yung magdi-duty na may kwan. Kaso lang nagalit nga siya dahil una-una nag-import na raw siyang pumasok, tapos hindi mo ako bibigyan ng duty. So nung nagalit siya, sinapak niya yung isang kasama kong officer. Mabuti na lang hindi natapat sa akin. Natapat dun sa kasama ko kasi pang second ship ako eh. Pang first ship niya, first ship nangyari yun eh. Kadalasan kasi yung mga hangover ng mga gwardiya sa umaga. So, nangyari sa kanya na handle yun, na siya nag-handle. Hindi niya ginuti. Eh, sinapak siya guys. Mabuti na lang yung kasama kong officer, eh talagang hindi siya pumatol. Hindi siya pumatol talaga. Yung dinaan niya sa diplomasya ba? Di ba? Eh, kaso lang, yung sumapak sa kanya, eh may backer. Eh, hindi rin natanggal. Pero kung sa akin nangyari yun, guys, eh hindi mangyayari, hindi na, wala namang kwa na. Sabay na kaming dalawa matatanggal. Kasi talagang sasabayan ko na siya, sinapak mo na ako eh. Ganun lang yon. So, ibig sabihin, kaya ako nagre-react sa video na to, huwag kang basta-basta pumatol sa mga, yung sul-sul-sul-sul ba, yung tinawag na, pinoprovoke, yung parang, tinutuya-tuya ka ba? Kyo, kyo, kyo. Ginaganon-ganon pa yan minsan eh. Lalo na sa akoan. Kyo, kyo. Ganon. O, hindi tayo dapat nagpapadalian. Maliban lang kung sa akin na to guys ha. Ewan ko sa inyo. Pero sa akin, may gauge ako eh. May gauge ako sa sarili ko bilang gwardiya. Na pag dito lang, hanggang dito lang ako. Pag lumagpas ka, eh labo-labo na tayo. Pero ako, may gauge ako. So far naman, hindi naman lumalagpas sa gauge yung iba, ay yung nangyari sa akin. So, walang nangyari na sinapak ako kasi eh hindi ko na rin papayagan yun. Pag sinapak ako, hindi ako gaganti. Hindi na pwede yun. Pero hindi nangyari, walang nangyari ganun kasi yun na nga, sinasabi ko, tinatry ko na ilagay ang sarili ko na para bang biktima ako ba? Kunwari, sasabihin, tulad yun, sinapak yung kasama kong yung officer, sinapak, eh nasa katwiran na siya. Nasa katwiran na siya na maglabo-labo sila kasi wala na nga sa katwiran siya eh. Diba? Ikaw na nga wala sa katwiran, ikaw pa na napak. Diba? So ang kakampihan talaga nung ng kampanya eh, talaga yung officer. Diba? Ngayon, ang mga, may mga tao kasing malakas ang loob na umengage sa maraming tao kasi alam nilang aawatin. Alam nilang aawatin yun. So kung ikaw dyan, kung maraming tao ang umingage, yung ibig sabihin, wag na wag kang magpatama talaga ng, kumbaga, marami o kuhan. Kasi tama na yung isang sapak lang na pinauna mo siya ba? At binalak mo, gawa, nag-block kang ganun. So tinamaan ka man ganun, na-block mo. Diba? Na-block mo ganun. Hindi siya tumama ng dito ganun. Na-block mo siyang ganun. O kaya, naharang mo yung kamay mo. So pagkasapak niya, counter ka na agad, maya-maya, awat na yan. O, di ba? So, kung isipin niya, putik, sumasabay ito. Di ba? Tapos pag naghahamon pa, sa labas tayo. Sige. O, di ba? Mas maganda sa labas, wala mga awat doon. O, di, doon kayo, ang galang kayo ng hininga doon sa labas. Pero kung naka-duty ka, huwag na huwag mong gawin yun. Especially yung mga matatapang yung mga empleyado. Kasi alam nilang hindi natin pinapatulan eh. Oh. Maliban lang kung empleyado na nag-assault na sa sayo. Ganun, ini-assault ka na. Ako talaga, pag in-assault mo na ako, hindi ko napapayagan talaga sarili kong i-assault mo na ako. Kuna, tinamaan mo na ako ng suntok, ganun, nasuntok mo ako, hindi ko alam. Pak! Tapos, hindi na ako gaganti eh. Hindi na mangyayari yung guys. Lalabo-labo. Siguro ilalaban ko na sarili ko kahit makulong ako. Kasi, may gauge talaga ako eh. May gauge talaga ako na hindi ko na ipapalagpas dito kasi mawawalan na rin ng galang sa'yo eh. Di ba? Mawawalan na rin ng galang sa'yo yung kapaligiran mo na pag alam nilang kakayang-kayanin ka lang pala nila. Ganun yun. So, ano bang moral lesson dito sa video na to? Doon sa reaction natin na doon. Kung mayroon kang kakayahan sa sarili mo, nag-aral ka ng karate, nag-aral ka ng boxing, nag-aral ka ng judo, hanggat maaari, huwag mong iparamdam nag-aral ka.
o meron kang alam. Mas maganda, kengkoy-kengkoy ka. Para bakit? Para underestimated ka. Hindi yung nagpapakita ka ng hasang mo eh. Nakikatawan ko. Kaya ko kayo. Mas paghahandaan ka ng tao niyan. Pero kung ikaw, simple-simple ka lang, simple pa lang, pero yung flying kick mo pala ay nagliliparan na, o oh, diba, gulat sila. Ganun yun. So, bawal tayong mapikon, guys. Bawal. Tulad nun, naghubad kang uniforme, naghubad yung gwardiya ng uniforme, bawal na yun. Diba? Nag-engage ka. Wala namang ginawa sa'yo. Diba? Walang ginawa sa'yo eh. Tinuya-tuya ka lang, kumagat ka naman. Tingnan mo yung ibang kasama ng gwardiya. Wala lang, relax lang. Pero siya, kasi yung gwardiya na yun, nakikita ko, may katawan eh. May kasama kaming ganun din, mahilig magbuhat. Kaya pagdating sa duty, talagang siga-siga din. Siga-siga din, kasi alam niyang malaki katawan niya eh. May kalakihan ng katawan ng gwardiya. May kalakihan ng katawan, kaya talaga ang lakas ng loob niya. Dala ko bayag ko. At saan tayo eh, naunahan siya. Tinira siya ng over right hand. Kasi ang kamay nakababa, hindi nakaganon. Nakababa eh, kasi dinakot niya. Hindi nakot niya yung, hindi yung kamay eh. Ang sumusuntok kamay, hindi yung likod. Hindi yung liig, hindi. Ang kamay ang sumusuntok. Kaya kung gusto mong hawakan yung kamay para hindi makabato. Ganon. Anyway, ano yun? Yun lang ang gusto kong ipahiwartig dito, guys. Habaan natin ang ating pasensya sa duty. Yung maximum tolerance ay ating pairalin. Okay? Ating parang, especially sa paggamit ng ating baril. Di ba? Basta-basta ka nalang hawak para ipanakot mo. Once na nahihugot mo na yung baril mo, itinutok mo, dahil ipananakot mo, o kuan, tuting na ang kaso mo doon. Paktay na tayo doon. So, bawal. Pero, palagi kang handa. Kaya nga, mayroon akong mga video na tinatawag na basic self-defense. Kung mapapanood nyo yung mga video ko, ayan ang mga video ko, basic self-defense. Palagi kong binabanggit na ang basic self-defense ay magbibigay sa'yo ng advanced thinking at awareness sa paligid at presence of mind. O, di ba? Ngayon, kung magsasabi ka sa akin, gaano ba ako kagaling? Bakit magsalita ng ganun na self-defense? Guys, hindi ko naman sinabing magaling ako. Hindi ko sinabing magaling ako. Ang sinasabi ko lang, nagagamit ko rin yan nung time na nag-duty ako. Okay? Kasi, kung gusto nyo mag-officer someday, balikan nyo ako sa video ko na yung mga tauhan nyo, i-challenge kayo. Maniwala kayo sa akin. Lalo na kung mga kabataan nyo, tapos bas bata ka, tapos mayroon kang tauhan na matatanda sa'yo, i-challenge ka yan, guys. I-challenge ka talaga yan. Kaya hindi basta posisyon lang hawakan mo. Kailangan handa ka rin kung ano mang challenge na ibibigay sa'yo. So, kailangan naman ng self, basic self-defense. So, ano guys, ang ating video na to ay atin lang ipapahiwatig sa inyo na bawal mapikon sa trabaho, maximum tolerance hanggat maaari. At sa sarili ko naman, I have my gauge. May gauge ako. Hanggang dito lang ako, pag lumagpas ka, labo-labo tayo. Kasi pangit din yung sobrang bait mo naman. At sobrang, kasi, kuhan ka na lang, parang, kumbaga, namaliitin ka na rin pag wala kang, pag nakita nilang hindi ka papalagi. So, kailangan may gauge ka lang, may gauge, okay? So, guys, hanggang dito na lang tayo. I hope na mag-like kayo, guys. At pumindot kayo ng subscribe dyan, subscribe button, tsaka yung notification bell. At ang ating mga patalastas, sana panoorin nyo, huwag nyong i-skip. Yun lang, guys. Bye-bye, guys. Sa susunod na video, kita-kita tayo, guys. Bye-bye.